Hello mga kabarbs, magluluto na naman po tayo ngayon at ang ating lulutuin ay isang simpleng putahe na naman po. Ito po ay ginisang kangkong with tofu. Umpisahan na po natin ang pagluluto. So yun na nga po, lagi pong simpleng putahe lang may isi-share ko sa inyo na abot kayo ng ating budget. Pero masasabi ko naman na masarap din at healthy. Alam niyo ba na sa tuwi-tuwi na ilagi kong pinaproblema kung anong iluluto ko sa almusal, tanghalian, hapunan na kasya sa aking budget. Tipong masarap din naman pero simpleng lutuin lang, walang masyadong rikado. Nag-iisip po talaga ako at minsan nga nag-iimbento pa ako ng putahe. Yung sariling recipe ko ba? Kasi naman po, simple lang ang buhay namin. Hindi naman kalakihan ang kinikita ng asawa ko. Tapos ako nasa bahay lang, wala naman ako trabaho. Gumagawa lang po ako ng paraan para may pagkakapitaan na pwede kong maitulong sa kanya. Ako napapansin niya rin po, sa tuwing magluluto ako, konti-konti lang kasi tatlo na lang po kami kumakain dito sa bahay. Kami mag-asawa, tsaka yung bunso na lang po namin ang aming kasama. Yung dalawa po naming anak, kayo may kanya-kanya ng pamilya, kaya may kanya-kanya lang silang buhay. So yung, kung ano lang po yung sasapat sa tatlong tao, yun lang po niluluto ko sa tuwing magluluto ako ng pagkain. Ito na pong ating kangkong. Mag-a-add po tayo ngayon ng sugar, 3 kutsarita. Mas masarap po kasi pag medyo manamis-namis. Susunod naman po natin ilagay ang oyster sauce. 2 tablespoon po yan. Isusunod naman po natin ang ating tofu. Bandang huli ko na po siya inilagay kasi naprito ko na rin naman po yan. Tapos nislice ko ng cube. Katapos po niyan, pwede na po nating hanguin. Sa halagang 75 pesos po, luto na naman tayo ng isang putahe. Bumili po ako ng 2 taling kangkong at saka 4 na tofu at saka oyster sauce. Ayan, okay na po, luto na. Prito din po pala ako ng konting manok para naman po may partner yung ating ginisang kangkong.